paggrabe ng ing kuan gyud buto-buto nanay siya per fire nanay buto-buto kikuan namin dito ah perti na namong hadlo grabe na namong cover sa kuan para abi na namin ako mamatay na siguro ko fire Binakong din na jugo kita sa kong anak mo na si Pinalanjo kong ampok na Ginoo. Gusto pa ko makakita sa kong anak. Gusto pa ko mag-akusta ko ang mga anak akong pamilya. Nagdaong gyan may ato sir nga pangitaon mi nila sir. Pero wala gyan may gipangita upat mi kaadlaw na abi dito. Pero wala gyan may nagi pangitawa mi kaon. Natulog mi. Dito rin may natulog sa batang. This is Shadow Voices. We listen. We tell. We inspire. This is Ah. I'm very meticulous, especially in giving target. Reference points for our artillery units. But again, with those targets, pag may encounter, anong available assets? If artillery is always there, I always see to it that the troops are within the maximum effective range ng artillery assets. Ang pinakahago itong pagka-relentless operations, kung gid siya, wala gid siya iundang na kung i-compare mangod nimo siya sa uban mga operation sa mga past few years and decades siguro even ang intensity atong operations lahi mas daghan no personnel nga gipasaka sa bukid para mag-operate mas dugay Di ang mangibod mo yung pildi sa lahutay. Pag-abot dito, sir, apote ko lang hilak, sir, kay mo ba yung purot dito sa mga sir nga kula taon patyo nung buhay masa. Nga karo, pag-abot dito, sir, wala magyong may usa, bisik-usi. Nung, ipadapa mi, sir. Padapa mi. Pagkahuman, o kining dapa na mo, ipabakon mi, ipalingkod. Kaya gisuta mo itong naba mi, sir. Karon wala man mi posen motong gipa lingkod mi sir pasanding mig saging motong gipakaon mi ya painom og tubig makaingon jud ko sa akong ginikanan nga mamahay jud nako sila kay tungod sila nabungkag ang mga pamilya niya wala mi nagdako sila ano silang silang kaugaling kamot bitaw sir wala min dako nagdako lang mi sa mga lula yung pressure ng focus military operations against them yun ang pinakamalaking factor and of course yung pagkat ng logistical support nila kasi siyempre hindi sila makapagpapasok ng supply doon gutom sila and then kumbaga nare-restrict yung movement nila. Once may natulungan ka na isang tao, out of your strength, malaking kaginhawan sa buhay, ang sarap ng pagkitanda. Yun ang naramdaman na hindi lang ako sila, kundi yung buong unit. Kasi nabago namin yung buhay ng mga naligaw sa landas. Alam namin na limited resources, but pag focus ka sa operation at alam mo makuha mo na, sometimes you have to take the risk. Taking the risk of where do I get the resources? Kailangan ko bang mangutang? Yeah. Di ba? Okay lang. May utang ka pero mission accomplished ka. Part ng history to eh. Na meron kaming niambag dito. Maalala kami ng mga tao ng Davao de Oro na tumulong sa kanila para maging insurgency free sila. Then maalala rin namin yung itong Davao na kumbaga, andito yung meaningful na campaign na ginawa namin. Yung worth it yung pagod, kahit sunod lang ng sunod, bangga. Pabayaan na muna. We have detected RHQ. We will go after Menandro Villanueva.
and other Central Committee members, let's focus here. Ang gawin lang natin is we coordinate with the PNP and the local government units there na wag para bantayan lang yung areas nila. Leadership yan ng Brigade Commander. Makikita natin kung paano siya, maganda siya magdala. And of course, yung nakafocus lahat sa mission. And we are thankful that the provincial government of Davao de Oro under the sterling leadership of Governor JP Tyrone Uy, whose political will is truly worthy of emulation. What we have witnessed today is a strong evidence that evil will never triumph against goodness. This is also an affirmation of good leadership, effective collaboration and combination of both conflict management and cooperation management. But today we have proven to everyone that with sincerity, commitment and persistence coupled with collaborations and willingness to sacrifice our own comfort, we can make any dream a reality. Atin ito na maging insurgency free ang Davao de Oro at mga ibang lugar pa sa Pilipinas, sa Mindanao man o Luzon o Visayas. Kaya pagpatuloy natin ito, huwag natin bibitawan. Davao de Oro defeated the CPP-NPNDF through a demonstration of good governance, through the collaboration of all stakeholders, not only the Armed Forces, the Philippines, and the Philippine National Police, but primarily the leadership of the local government unit. On top of this all, it was the leadership of the President, no, si President Rodrigo Roa Duterte, na namugna gitong EO70. But even before that, no, ang iyahang political will na naghatag og courage sa amuang mga local chief executive to face the big challenges, no. Kung ugaling magkaproblema ang Pilipinas na agihapoy tanaw ni mo justisya, balik pa ka pag-NP nila na. Di na, eh. Pati yung nanon ko nila. Pilagod ni. Kaning isa ka, yun na ni, isa po kakinabuhi. Ang ikon. Katumbas. Mo tabang ko taman sa wan mahimo. Mukupirar ko taman sa kung mahimo. Misan ina ni na akong kan. Idat. Na ipaningkamot ang gobyerno. Ang dango na ng kwan, ang dango na ng paglingna sa mga tao kay Jesus. Pila ka kinabuhi ang nangawala. Pila ka komunidad ang nangabulabog. Pila ka mga tao ang nakalaya sa ilaga o galingong yuta para lang anang pakigbisog. Paghuman pilara dahi ka tao ang makahimayimong magmalipayon, mayahay. Di undang na tanang trabaho na. Iguba na ta sa tong pamilya. Tabang ta sa gobyerno kung saan programa sa gobyerno. Tabangan na to, suportahan na to. Para sa kaayuhan sa tanan. This is